Kumusta tayo mga kapatid at kaibigan, tayo ay mag-reaction kay Papa Kurot Channel. Pero bago ang lahat, binabati ko kayo ng magandang araw at hangad ko nasa mabuting kayong kalagayan, para sa akin si Moises Propeta na nagawa niya lahat ng gusto ng Diyos. Sa kanya pinadaan ng gusto na malaman ng mga alipin ng Diyos, lalo yung mga utos na sundan natin na hangang ngayon. Kayo ano reaction nyo? Pero bago ang lahat, magandang nasa amin, Tara, let's. Naglabanan ni Satanas at Miguel ang katawan ni Moises. Si Moises ang isa sa pinakadakilang pinuno na nabuhay. Siya ang taong namuno sa mga anak ni Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto at sa kanilang mga paglalakbay sa ilang sa loob ng halos 40 taon. Mababasa natin ito sa libro ng Deuteronomio, chapter 34, verses 10 to 12. At wala pang bumangong propeta sa Israel na gaya ni Moises na kilala ng Panginoon sa mukhaan. Sa lahat ng mga tanda at mga kababalaghan na iniutos ng Panginoon gawin sa lupain ng Ehipto kay Paraon at sa lahat ng kanyang mga lingkod at sa kanyang buong lupain, at sa buong makapangyarihang kamay at sa buong dakilang kakilabutan na ginawa ni Moises sa paningin ng buong Israel. Partikular na kinundina ng Panginoong Diyos ang mga mas matandang henerasyon, partikular ang mga lalaki na mandirigma na mamatay sa ilang dahil sa kanilang paunang pagtanggi na pumasok at sakupin ang lupain ng Kanaan. Dahil sa kanilang matapat na paninindigan, tanging sina Caleb at si Joshua lamang ang mga kalalakihan ng salinlahing iyon na nabuhay at pumasok sa lupang pangako. Si Moises ay maaari sanang maging pangatlo, ngunit sumuway siya sa Panginoong Diyos at dahil dito, sinabi na hindi siya makakapasok doon. Ayon ito sa libro ng Deuteronomio, chapter 34, verses 1 to 4. At sumampa si Moises mula sa kapatagan ng Moab sa bundok ng Nebo, sa taluktok ng Pisga na nasa tapat ng Jericho, at itinuro ng Panginoon ang buong lupain ng Galaad hanggang sa Dan, at ang buong Neptali, at ang lupain ng Ephraim at ng Manases, at ang buong lupain ng Juda hanggang sa dagat kanluran, at ang timugan at ang kapatagan ng libis ng Jericho na bayan ng mga puno ng palma hanggang sa Suwar. At sinabi ng Panginoon sa kanya, ito ang lupain na aking isinumpa kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, na sinasabi, aking ibibigay sa iyong binhi, aking pinatingnan sa iyo ng iyong mga mata, ngunit hindi ka daraan doon. Pinayagan siya ng Panginoon na makita ang lupain ng Kanaan sa malayo mula sa tuktok ng bundok Nebo. Pagkatapos, si Moises ay namatay. Ang kanyang kamatayan ay mababasa natin sa libro ng Deuteronomio, chapter 34, verses 5 to 7. Sa gayoy, si Moses na lingkod ng Panginoon ay namatay roon sa lupain ng Moab ayon sa salita ng Panginoon, at kanyang inilibing siya sa libis sa lupain ng Moab na nasa tapat ng Beth Peor, ngunit sino mang tao ay hindi nakaalam ng libingan niya hanggang sa araw na ito. At si Moises ay may 120 taong gulang nang siya'y mamatay. Ang kanyang matay hindi lumabo, ni ang kanyang talagang lakas ay humina. Partikular na sinabi sa atin na inilibing siya ng Panginoong Diyos sa isang lambak sa lupain ng Moab, ngunit walang nakakaalam sa kanyang libingan hanggang sa ngayon. Ngayon,
Ano ang kinalaman ni Arkanghel Miguel doon? Ayon sa libro ni Daniel, maliwanag na inatasan ng Panginoong Diyos ang Arkanghel na si Miguel na alamin ang mga pangangailangan ng bansang Israel at protektahan sila. Mababasa natin ito sa libro ni Daniel, chapter 12, verse 1. At sa panahong yaon ay tatayo si Miguel na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan. At magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. At sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. Malamang na inatasan ng Panginoon si Miguel na pangalagaan ang bangkay ni Moises para sa kanya o upang bantayan ito sa isang panahon. Ngunit bakit kinakailangan pa ito? At bakit itinago ang lokasyon ng libingan ni Moises? Maaring dahil iyon sa mataas na posisyon na hinawakan ni Moises sa paningin ng mga tao. Siya ang nag-iisang pinuno ng mga Israelita at karamihan sa kanila ay ipinanganak o lumaki sa ilalim ng kanyang pamamahala. At kahit na ang mga tao ay madalas na umaangal at nagrereklamo tungkol sa kanyang ginawa, siguradong pagkatapos ng kanyang kamatayan ay walang alinlangan na nais nilang igalang siya sa isang espesyal na paraan. Mababasa natin ito sa Deuteronomio chapter 34 verse 8. At iniyakan ng mga anak ni Israel si Moises sa mga kapatagan ng Moab na 30 araw. Sa gayon, natapos ang mga araw ng pagtangis sa pagluluksa kay Moises. Sinasabi dito na ang mga Israelita ay lumuha at tumangis para sa kanya sa loob ng 1 buwan pagkatapos ng kanyang kamatayan. Posible o maaaring gusto nilang dalhin ang bangkay ni Moises sa lupain ng Kanaan tulad ng ginawa nila sa bangkay ni Jose. Maaaring gusto nilang ilibing si Moises at magtayo ng isang magandang dambana para sa kanyang mga labi. Madaling makita kung paanong ito ay maaaring lumala at maging isang sentro para sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang isang halimbawa nito ay ang kwento ng Tansong Ahas. Mababasa natin ito sa libro ng mga bilang, chapter 21, verses 5 to 9. At ang bayan ay nagsalita laban sa Diyos at laban kay Moises. Bakit ninyo kami pinasampa mula sa Ehipto upang mamatay sa ilang? Sapagkat walang tinapay at walang tubig at ang aming kaluluwa ay nasusuya na sa manang ito. Ang Panginoon ay nagsugo ng mababangis na ahas sa gitna ng bayan at kanilang kinagat ang bayan. At maraming tao sa Israel ay namatay. At ang bayan ay naparoon kay Moises at nagsabi, kami ay nagkasala sapagkat kami ay nagsalita laban sa Panginoon at laban sa iyo. Idalangin mo sa Panginoon na kanyang alisin sa amin ang mga ahas. At idinalangin ni Moises ang bayan at sinabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng isang mabagsik na ahas at ipatong mo sa iyong tikin. At mangyayari na bawat taong makagat ay mabubuhay pag tumingin doon. At si Moises ay gumawa ng isang ahas na tanso at ipinatong sa isang tikin. At nangyari na pag may nakagat ng ahas ay nabubuhay pagtingin sa ahas na tanso. Ang tansong ahas na ito na ginawa ni Moises ay isiniwalat na ang mga Israelita pala ay naglibot dala ang tansong ahas na ito na itinayo ni Moises sa ilang sa utos ng Panginoong Diyos. Mababasa naman natin ito sa libro ng Ikalawang Hari, chapter 18, verse 4. Kanyang inalis ang mga mataas na dako at sinira ang mga haligi
at ibinagsak ang mga asera at kanyang pinagputol-putol ang ahas na tanso na ginawa ni Moises, sapagkat hanggang sa mga araw na yaon ay pinagsusunugan ng kamangyan ng mga anak ni Israel at pinangalanang Nehustan. Mababasa natin na ang tansong ahas na ito ay inalayan at binigyan pa ng pangalan ng mga Israelita at sinamba tulad ng isang Diyos-Diyosan. At tulad din ng tansong ahas na ito na sinamba ng mga Israelita, maaaring nakakita ang Diablo ng pagkakataon na maakit ang mga tao sa pagsamba sa Diyos-Diyosan kung makukuha niya ang bangkay ni Moises. Sinubukan niyang kunin ang bangkay ni Moises para sa kanyang sarili o kahit papaano'y alamin kung saan ito inilibing. Kung nakuha ng Diablo ang bangkay ni Moises, malamang na ang katawan ay mapunta sa pag-aari ng mga Israelita at tuksuin niya sila at akitin sila na gamitin ito sa maling paraan. Ngunit si Arkanghel Miguel na isang napakalakas na anghel ay pinigilan ito. Mababasa natin ito sa libro ni Jude, chapter 1, verse 9. Datapwat ang Arkanghel Miguel nang makipaglaban sa Diablo na nakikipagtalo tungkol sa katawan ni Moises ay hindi nangahas gumamit laban sa kanya ng isang hatol na may pag-alipusta, kundi sinabi, "Sawayin ka nawa ng Panginoon." Si Arkanghel Miguel, nang siya ay nakikipagtalo tungkol sa katawan ni Moises, ay hindi nangahas na magdala laban sa kanya ng isang mapanirang akusasyon o isang mapanirang hatol. Sa halip ay sinabi niya, "Sawayin ka nawa ng Panginoon."